Magandang araw, kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, ring din ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Nadatnan ni Alexander si Manang sa kusina habang naghuhugas ito. Kagigising niya lang dahil napuyat siya sa mga inaaral niya about sa kumpanya. Hindi niya na nga alam kung bumalik pa ba sa kanilang kwarto si Jill or hindi na. Sa tingin naman niya ay kumain na ang fake niyang asawa dahil naghuhugas na ng plato si Manang. Kayo po pala, senyorito. Magandang tanghali po, senyorito. Tanghali na pala siya nagising. Hindi pa siya kumakain. Umupo siya at doon naghintay na iserve ni Manang sa kanya ang pagkain. Si Ma'am Jill po ba, senyorito, ay tulog pa? Napatingala siya dahil sa tanong ni Manang. Bakit? Hindi pa ba siya lumalabas? Hindi pa rin ba siya kumakain? Pagtataka naman niya. Umiling-iling lang si Manang. Akala ko kasi nagpuyat kayo kagabi at yung alam mo na, senyorito, ang ibig kong sabihin. Kaya hindi pa kayo nagigising dahil napagod kayo at napuyat. Sagot ni Manang, kung wala siya sa kwarto namin, ibig sabihin nasa dati niyang kwarto yun natulog. Nag-walk out yun kagabi kaya hindi ko alam kung saan siya natulog. Hindi nyo ba sinuyo? Kawawa naman si Ma'am. Kung mag-walkout siya, dapat ko pa ba siyang suyuin? Kung marunong siyang umalis, dapat marunong din siyang bumalik. Ibinalik na niya ang tuon sa pagkain. Ay, kawawa naman si Ma'am. Sigurado palang hindi pa yun kumakain. Teka lang, senyorito. Dadalhan ko lang ng pagkain si Ma'am Jill. Sabi ni Manang at tumalikod na sa kanya para maghanda ng pagkain ni Jill. Siya naman ay napatikhim kaya napalingon si Manang sa kanya. Ako na ang magdadala ng pagkain niya. Nag-iinarte na naman ang babaeng yon. Mga babae talaga. Hindi na nga maganda. Nag-iinarte pa. Sabi niya, Sir, maganda si Ma'am. Hindi nyo ba nahahalata? Ay, napakadaldal ko. Kaagad namang nagtakip ng bibig si Manang at tumalikod sa kanya. Tanghali na. Pero wala pa rin talaga akong balak na lumabas ng kwarto na ito. Ayaw ko lang makita o masilayan ang lalaking masakit magsalita. Napansin ko ang paper bags na pinaglalagyan ng mga sanitary napkins ko na binili ni Hukluban. Baka merong pagkain na naligaw doon. Kaagad kong kinuha iyon para tingnan. Tinitiis ko lang ang gutom pero gutom na talaga ako. Pag open ko, bumalaga sa akin ang cups para daw iyon sa period. Pero paano ito isusuot? Teka nga, matry nga. Paano kaya to? Hinubad ko ang aking suot na mahabang palda at nakapanty na lang ako. Wala na akong period pero gusto ko lang itry. Baka naman mawala ang virginity ko dahil sa bagay na to. Nagdalawang isip na akong subukan yon. Isusuot ko na sana ang palda ko nang may marinig akong ingay sa pinto. Napalingon ako roon at laking gulat ko nang makita si Alexander doong nakasilip. Nanlaki ang mga mata ko. Kaagad kong natapon kung saan ang hawak kong cups at pinulot ang mahaba kong palda sa sahig. Binuksan yon ang tuluyan ni Alexander at pumasok na may daladalang food tray. Habang tinatakip ko mahabang palda sa sarili ko, hindi ko pa ito nasusuot. Kanina ka pa ba dyan? Natataranta na tanong ko. Nakatitig lang siya sa akin pagkatapos ay inilapag ang food tray sa table. Napalunok ako sa klase ng kanyang tingin. Bakit ganyan ka makatingin? Natataranta pa rin ako. Paano kung sunggaban niya ako? Kaming dalawa lang dito sa kwarto. Baka mamaya eh kahit ganito ang itsura ko, ay sunggaban pa rin niya.
Bakit magkaiba ang kulay ng parte ng katawan mo sa iyong mukha? Tanong niya sa akin. Ibig sabihin, nakita niyang nakapanti lang ako. Nakita mo ba ako kanina? Nakita mo ba? Bakit parang tarantang-taranta ka? Hindi na bago sa akin yan. Marami na akong nakikitang katawan. Hindi lang sa'yo. Pero sa lahat ng katawan na nakita ko, sa'yo lang ang pinakamakinis at pinakamaputi. Bakit ang layo naman yata ng kulay ng balat mo sa iyong mukha? Napalunok akong muli. Humanap ka ng palusot, Jillian. Tura ng aking isipan. Kailangan makaisip ka kagad ng isasagot. Kasi yung katawan ko palaging natatakpan, hindi ba? Kaya maitim ang mukha ko dahil lantad sa init. Dati kasi, tumutulong ako magbilad ng palay sa probinsya, kaya ganito, maitim ang mukha ko. Sana sapat na ang sagot ko para maniwala siya. Tinitigan lang niya ako. Hindi siya sumagot. Tumikhim naman pagkatapos. Anyways, do you still have a period? Nanlaki na naman ang mga mata ko dahil sa tanong niya. Ha? Huh? Iyon lang ang nasagot ko. Siguro naman, alam mo kung bakit ko tinatanong. Kailangan ko na magkaanak, Jill, at tanging ikaw lang ang magbibigay nun sa akin. Dahil ikaw ang pinakasalan ko, I'll wait for your period to end. Laglag ang pangako sa sinabi niya. Matutuloy pa rin ang bagay na yon. Akala ko nakalimutan niya na. Bago siya lumabas ng tuluyan sa kwarto na pinagtutulugan ko, lumingon siyang muli sa akin. Kumain ka na. Hindi ka dapat nagpapagutom. Dapat nasa kondisyon lagi ang katawan mo para mabilis tayong makabuo. Sabi niya at tinalikuran ako. Mas lalong nalaglag ang pangako sa huli niyang sinabi. Tanaw na tanaw ko siyang palabas ng kwarto. Napaupo ako sa sahig. Biglang nanlambot yata ang mga tuhod ko. Buong maghapon kong iniisip ang mga sinabi niya. Dito pa rin ako natulog dahil ayaw ko pa siyang makatabi. Baka mamaya ay bigla niya na lang akong paibabawan at hindi ako makapalag. Mas mabuting dito na ako matulog para naman safe sa mga plano niya. Isang linggo ang lumipas. Isang linggo rin na wala si Alexander sa mansyon dahil may pinuntahan ito kasama si attorney. Bakit ko ba siya namimiss? Namimiss mo si Senyorito, no, ma'am? Tukso sa akin ni Elisa habang naghihiwa ako ng carrots. Tinulungan ko kasi sila sa kusina. Tumutulong-tulong ako dahil naboboard na ako, palagi na lang ako nasa sa kwarto. Wala nang ibang ginagawa kundi manood ng movie. Bakit ko naman siya mamimiss? Ay sus, si ma'am talaga. Deny pa eh. Mag-asawa naman kayo. Hindi ba pwedeng pakiligin nyo naman ako? Kwentuhan nyo naman po ako kung paano kayo nagkakilala ni Senyorito. Ang sarap siguro magmahal ni Senyorito. Yung tipong ikaw lang ang prinsesa niya. Nakatingala pa yan, nasabi ni Elisa. Parang de-daydream. Sinaway naman siya ni Manang. Tumigil ka nga dyan, Elisa. Asawa siya ni Senyorito, kaya gumalang ka. Ano bang akala mo kay ma'am? Kasamahan mo. Tsaka huwag mong pagnasahan si Senyorito. Hindi naman po, Manang. Ang KJ nyo naman po, Manang eh. Gusto ko lang po kasing kiligin. Wala kasing kilig ang love life ko. Puro trabaho na lang. Kaya gusto ko naman kiligin. Pero sa ibang love life, di ba po, Ma'am Jill? Natuwa na lang ako dahil sa kakulitan ni Elisa. Naalipungatan ako nang may maramdaman akong may dumadamping malamig sa mga hita ko. Napabalikwas ako nang makitang nakatayo sa harapan ko si Alexander. Anong ginagawa mo? Nakatitig lang siya sa akin. Ngayon ko lang naalalang nakasikling lang ako at manipis na damit. Ang disguise ko. Wala ang wig ko, pero maitim pa rin naman ang mukha ko. Dahil pagkatapos ko maglinis ng katawan kanina, ay pinaitim ko ulit ang aking mukha gamit ang makeup.
Kahit kating-kati na ako ay tiniis ko. Bumaba ang tingin niya sa hita ko. Hinila ko ang kumot at tinakpan ang nakalantad kong mga hita. Umupo siya sa kama habang nakatingin pa rin sa akin. Or sasabihin kong nakatitig siya sa akin. Ano kaya nasa isip niya? Magsasalita na sana ako nang bigla siya magsalita. Umaga na, mag-ayos ka na, aalis tayo. Pupunta tayo ng puerto at ilang araw tayo ron sa beach. Sabi niya at tumayo na sa kama. Beach? Anong gagawin namin doon? Siyempre maliligo. Hais, tinanong ko pa. Obvious naman na maliligo kami. Bakit kailangan kasama ako? Humarap siya muli sa akin at sinamaan ako ng tingin. Sino bang dapat kong kasama? Hindi ba dapat ikaw? Bakit ayaw mo? Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Tuluyan ang tumalikod ito at nagtungo sa banyo. Bago pa man siya makapasok sa banyo, ay nagsalita na ako. Siyempre gusto ko. Sambit ko para marinig niya. Hindi ko na rin naman narinig ang sagot pa niya. Siguro naman kaming dalawa lang. Paano na? Wala na yung mga damit kong disguise. Huwag niyang sabihing isusuot ko ang mga bikinis na binili niya. No! Hindi. Hindi ko susuotin yun. Nasa biyahe na kami pero kinakabahan ako. Bakit ba kasi ako kinakabahan? First time kong hindi nagsuot ng wig. Nakasalamin lang ako at maitim pa rin ang mukha ko dahil inaplayan ko pa rin ng makeup ni Leia na pangpaitim. Kahit iritang-irita na ako, ay tinitiis ko. Kahit nakakapagod ang palaging ganon ang routine sa umaga. Bakit ang tahimik mo? Napalingon ako sa kanya nang bigla siya nagsalita. Napabuntong hininga ako. Iniisip ko lang kasi kung susuotin ko ba yung bikinis na binili mo sa akin. Bigla siyang natawa at napatakip pa sa kanyang bibig habang pilit na pinipigilan na lumakas ang tawa. Bakit ka natawa? Nag-ekes ang mga kilay ko. Tumatawa pa rin ito. Iniisip ko pa lang na isusuot mo yon. Natatawa na ako. Kumunot ka agad ang noo ko. Dahil sa sinabi niya, nahampas ko siya sa kanyang balikat. Aw! Hinimas niya ang kanyang balikat. Bakit mo pa ako binilhan ng bikinis kung tatawanan mo lang pala ako? Ibinaling ko na lang ang paningin ko sa kabilang side, doon sa labas. Hindi ko na rin naman narinig ang tawa niya. Nabigla pa ako nang may humawak sa kamay ko. Kaagad ko siyang tiningnan. Pinisil niya ang kamay ko. Hindi ba dapat proud ka sa katawan mo? Pero kung hindi ka naman komportable na isuot yun, hindi ka naman pinipilit. Pinisil niya ang kamay ko habang sinasabi yon. Biglang lumakas at bumilis ang tahip ng dibdib ko dahil sa ginawa niya. Mula sa kamay niya, umakyat ang tingin ko sa kanyang mukha. Nakatingin lang siya sa unahan habang pisil pa rin niya ang kamay ko. Ano ang ibig sabihin nito? 3 oras din kami nagbiyahe. Nandito na kami sa puerto. Hindi ko pala natanong sa kanya kung sino ang mga kasama namin dito. Kung kami lang dalawa, baka ito na yung honeymoon namin. Bakit ko ba iniisip yun? Nakatanaw lang ako mula sa malayo nang makababa sa kotse. Habang si Alexander naman ay kinukuha ang mga gamit namin sa compartment. Let's go! Yaya niya sa akin. Dala-dala niya ang mga gamit namin. Nagpresinta ako na ako na magdadala ng gamit ko pero hindi niya binigay. Siya na lang daw. Aba? Kahit may mga dala siya, ang bilis pa rin niyang maglakad. Nakasunod na naman tuloy ako sa kanya. Habang nakasunod ako, ay naisipan kong itanong kung sino ang mga kasama namin dito. Pero bago ko pa natanong yun, ay nag-wave na siya mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala kahit sa malayo pa lang si Sandro yung nag-wave sa kanya kanina. Hindi! Hindi pwede to! Nandito si Sandro! Paano na? Wala akong suot na wig.
Sigurado ako makikilala niya ako dahil alam kong kabisado ako ni Sandro. Hindi niya ako pwede makilala. Napalunok ako. Kailangan kong gumawa ng palusot. Magpapahuli ako. Binilisan ko ang lakad at nilapitan si Alexander. Napalingon siya sa akin. Bakit? Tanong niya. Naiihi na kasi ako. Mauna ka na. Susunod na lang ako. Nakangiwing sabi ko habang pinagsama ko ang aking mga paa. Para maniwala talaga siyang naiihi na ako ng sobra. Hihintayin kita. Baka maligaw ka pa. Sabi niya. Naku, hais. Hindi na ako nagsalita pa. Kumaripas na kaagad ako ng takbo. Pagtakbo ko, napansin ko ang banyo kaya doon ako tumuloy. Tinitigan ko ang mukha ko sa malaking salamin. Hindi naman siguro ako makikilala ni Sandro. Maitim yung mukha ko, kaya baka hindi niya ako siguro makilala. Pero hindi pa rin ako kampante. Anong gagawin ko? Habang pinagmamasdan ko ang sarili sa salamin, natanong ko naman sa salamin ang matanda na kalalabas lang sa cubicle. Hindi ko yun pinansin. Namamroblema pa rin ako kung paano maitatago ang aking buhok at maitago ang balat kong naka-expose ng kaunti dahil hanggang tuhod lang ang suot ko. Ining, may problema ka ba? Nabigla ako dahil biglang nagsalita si Lola. Nagsusuklay ito ng buhok at nagli-lipstick pa. Namimiss ko na ang pagli-lipstick. Buti pa si Lola nakakapag-lipstick pa. Napatingin ako sa dalang paper bag ni Lola. Nakaisip ako ng pwede kong gawin. Tumikhim ako. Lola? Ano po ang laman ng paper bag na hawak nyo? Napatingin ang Lola doon. Ah, ito ba ineng? Itinaas niya yon. Magbibihis sana ako. Kaso, hindi naman pala ito pang beach. Iba pala ang nadalaw kong damit, kaya hindi ko nalang isusuot. Sabi nito. Napangiti ako. Inilabas niya ang mga yon. Nakita ko ang shawl scarf. Napangiti ako. Lola, salamat. Kayo na siguro ang sagot sa problema ko. Pwede ko po bang mahiram ang shawl nyo? Babayaran ko na lang po. Hinawakan ko pa ang mga kamay nito. Nagdadasal na sana ay pumayag. Napangiti ito. Ito ba ineng? Sure ineng. Hindi ko naman gagamitin ito. Kasi, bigla siyang lumapit sa akin at may ibinulong. Kasi magbibikini ako. Sabay tawa nito. Ako naman ay napatawa na rin. Ay, sana all Lola. Napasana all na lang ako. Dahil ako, hindi makapagbikini. Ibinigay niya sa akin ng shawl. Sige ineng, dyan ka na. Hinihintay na ako na mister ko. Magla-loving-loving daw kami. Paalam pa ng Lola. Natawa na lamang ako at napasana all na lang nang wala sa oras. Lumabas ako ng comfort room na nakatakip sa ulo ko ang shawl at kaunti lang na parte ng mukha ko ang na-expose para hindi naman ako masyado makilala at mahalata ni Sandro. In fairness, ang bango ng shawl ni Lola. Paglabas ko, natanaw ko pa si Hukluban. Hindi niya nakasama si Sandro. Salamat naman. Nasaan na kaya ang lalaking yun? Hais, pahamak talaga. Akala ko pa naman kaming dalawa lang. Hindi naman niya sinabi sa akin na nandito din si Sandro. Lumapit ako sa kanya. Kunot na kunot ang noo. Bakit ang tagal mo? Tsaka ano yan? Bakit nakatakip yan sa mukha mo? Turo niya sa shawl na itinakip ko sa aking mukha. Lamig na kasi ako. Tsaka nag-LBM ako kaya ang tagal ko sa CR. Ewan ko na lang kung maniniwala siya. What the fuck? Nilalamig ka pa sa lagay na yan? Tirik na tirik ang araw. Turo niya sa araw na nakakasilaw. Ngayon ka pa talaga nag-LBM? Ilang beses mo na bang LBM yan? Bigla akong lihim na natawa. Naalala ko, ang unang beses na nagka-LBM ako nung pagkatapos ng kasal namin. Sa dami kong kinain, totoo naman yun. Pero yung palusot ko ngayon,
Hindi naman totoo. Niloloko ko lang naman siya. Nasaan na si Sandro? Tanong ko bigla sa kanya. Bigla siyang napatingin sa akin at napatitig. How did you meet Sandro? I've never told you about him. Napakurap-kurap ako. Ngayon ko lang na-realize ang tanong ko. Anong palusot na naman ang sasabihin ko? Pahamak naman oh. Bakit ko nga ba tinanong yon? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Shoutout po sa pamilya sa Lundagit, kay Ma'am Marian Asocion at sa ka-office mate ni Ma'am Annalyn sa Lundagit sa Makati. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig.